Itaas ang kanang kamay sa ayos ng panunumpa. Panunumpa ng katapatan sa watawat. Ako ay Pilipino. Buong katapatang nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisan. Na may dangal, katarungan at kalayaan na pinakikilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, makatao, at makabansa. Kauna-unahang babaeng Vice Mayor sa kasaysayan ng pamahalang lungsod ng Maynila. Siya ay binigyan ng mandato sa pangalawang pagkakataon ng mga Manilenyo. Ladies and gentlemen, the Honorable Vice Mayor, Maria Sheila Hani Lacuna Pangan. Yes. Sa ating pupunong lungsod, kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa ating pong mga konsihal, sa mga pinuno po ng iba't ibang kagawaran, tanggapan ng pamahalang lungsod ng Maynila, sa ating pong mga kapong lingkod bayan dito po sa Manila City Hall, mga kaibigan, isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kami po sa tanggapan ng Vice Alcalde at Sangguniang Panlunsod ng Maynila ay buong galak na pamunuan ng atin pong lingguhang pagtataas ng watawat bilang panimulang gawain po sa pagbubukas na naman ng isang linggong paglilingkod para po sa buong Manilenyo. Doble tuwa po kami dahil sa unang pagkakataon ay dito po ginawa sa makasaysayan at isa po sa ating mga pinagkakaingatang kayamanan dito po sa Bonifacio Shrine, gagawin ang ating po lingguhang pagtataas ng watawan. Ang ating pong sanggunang panlunsod ay talaga pong nagsusumikap na masabayan ang ating pong napakasipag at napakasigasig na punong lunsod na tinugarian din pong rockstar ng no less than ng U.S. Ambassador pong si Sung Kim dahil po sa kanyang aktibong pagtatrabaho sa unang dalawang linggo po ng kanyang panunungkulan. Sa katunayan po, 12 panukala na po ang aming naihain sa loob lamang ng 3 magkakasunod na sesyon sa loob po ng konseho. Kabilang po dito ay ang proposed ordinance na patungkol po sa pagbibigay ng general amnesty sa lahat po ng may pagkakautang sa ating pong mga business taxes, sa ating pong real property taxes, sa mga regulatory fees, at sa iba pa pong service charges na nai-refer naman po sa Committee on Ways and Means na nagkaroon na po ng public hearing noon lamang nakaraang linggo. Naipanukala na rin po ang pagbababa ng 20% sa real property taxes sa lahat po ng mga real properties dito sa lungsod ng Maynila. Natalakay na rin po ang pagbibigay ng 500 pisong buwanang pensyon para po sa ating mga minamahal na senior citizens, sa ating po mga kababayan na may kapansanan
At syempre po, sa ating pong mga solo parent. Kasama rin po ang naaprubahan na for first reading ang pagbibigay naman po ng 1,000 monthly allowance para po sa lahat ng mga kwalipikadong mag-aaral sa ating pong Universidad de Manila at pamantasan ng lungsod ng Manila. Siyempre, hindi naman po natin pababayaan ang ating mga kinder at grade 1 dahil naipasa na rin po for first reading ang panukala na mabigyan sila ng libreng Nutriban. Marami po sa atin, kung hindi man lahat po sa atin na mga kababayan, ay umaasa sa mga magagandang pagbabago sa ating pong minamahal na lungsod. Ang mga nangyayari po sa ating pamunuan ay sinusubaybayan hindi lamang po dito sa Maynila, kundi sa buong Pilipinas, maging sa labas po ng ating bansa. Kaya po kami ni Mayor Isko ay umaasa po sa inyong ibayong pakikiisa at sa inyong pong pagpupursige na magampanan po nyo ng maayos, tama, makatwiran ang inyong pong mga tungkulin na sa, at po sa atin ay iniatas. Sa gayon po, taas noo po nating may pagmamalaki ang ating pagiging kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila. Maraming maraming salamat po. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. At para po magbigay po ng kanyang pagbati at mensahe sa ating ngayong umaga, isa pong karangalang ipakilala po sa inyo ang napakasipag po natin punong lungsod, ang Batang Maynila, punong lungsod, Francisco Isko Moreno Tomagoso. Thank you, Madam Vice Mayor Angel Acuna, mga konsehal na nandito, Secretary Ang, Felix Espiritu, City Administrator, and Chief of Staff Cesar Chavez, lahat ng mga department heads, lahat ng kawani. Magandang umaga sa inyo. Yung mga nabanggit ko kanina ng ating Vice Mayor at na ginagawa sa museo, natutuwa po tayo sapagkat hindi na rin sila natutulog. But I'm happy because that is our commitment during the course of the campaign, and this type of commitment needs legislation, and I'm happy that we are on track. But tayo naman sa mga empleyado, lalo na yung mga simple bagay, you know, allowance lang, hindi pa na pagkakain sa inyo, hindi pa na ibibigay sa inyo. Ginaganahan atin na muli ang pareho. Nabawi na ng taong bayan ang parking ito. Tama mo ba? Bago ako tumungo dyan, gusto kong linawin sa inyo na what is due to you will be given to you. And I told Miss Jazz, sabi ko sa kanya, particular na sinabi ko, bago kayo magbabayad ng mga commercial contract, bigay niyo muna yung obligasyon natin sa ating mga kawani. And I think the City Treasurer's Office, for that matter, knows how to read between the lines. Sabi ko naman na iba sa tayo, pag may sobra pang kaunti, dadagdagan natin. Aakapin lang natin yung posting kaya natin akapin, pero yung mga inakap natin posting ay kakalingain natin ng tama at pantay-pantay. Yan kung ano ang para sa inyo, mapupunta para sa inyo. Nothing more, nothing less. So, sabi po, no? Meron lang ako na pinakikisuyo sa ating
sa atin lahat dito, hinihikayat natin ng taong bayan ng lungsod ng Maynila at mga taong tumatapo sa lungsod ng Maynila na mag-usap magsaayos, makiisa, makipagtulungan. Yan ang lagi kong panawagan. Bagay na siguro naman hindi rin masama na tayo na mismo magpusa na rin bilang kawanik ng pamahalang lungsod ng Maynila. Simulan natin sa inyong kani-kaniyang opisina. Baguhin natin ang mindset natin na always remember and bear in mind that we are involved in people helping people business. Sino ba gusto lumago ang negosyo? Pag may negosyo. Lahat tayo. Ayan ang negosyo natin. Ang negosyo natin ay people helping people business. And I think a lot of people or individual wishes to be part of government or government service. Pero kayo mga pinagpala, saan kayo nakakita ng trabaho, tumutulong ka na sa kapwa, may sweldo ka pa? Di ho ba? Parang pang napakasarap ng pakiramdam na kung saan tayo nagiging bahagi ng pagtataguyod ng tao, pamayanan, syudad, o in a wrong little way, bahagi ng pagtataguyod ng bansa. Kaya po, lahat kayo dito, alam ko sa inyo dito, maraming nalungkot sapagkat natapakan yung kanilang pagkakataong lumago. Ay di po natin pairali yan hanggat maaari. Magkakaroon tayo ng basihan sa paglago ng karera ng mga tao. Kaya po sana sa inyo, mga kaubayan, sana ganito lagi karami ang umaatin sa vlog ceremony. Pero okay magalala. Mananawa kayo sa almusal ni Kusiel Ang, na Secretary to the Mayor. Ayaw mo ba ito, Bernie? Magkano ang budget? Etnep? Etnep sa umaga, etnep sa hapon. Ha? Pero magkakano pa man, masaya-masaya po ko sapagkat ito ang araw na kung saan sa mahabang panahon. Haba? Hindi nyo napakinabangan bilang mamamayan. Huwag nang bilang kawani, kundi bilang mamamayan ng lungsod ng Maynila ang parke na ito. Hindi na siya mapangi. Hindi na siya Taytay Island. Pinakamalaking kometa sa Maynila. Kawawang Andres Bonifacio. Kung hindi illegal terminal, doon sa post office, ang nasa harapan niya, kubeta ang nasa likuran niya. Nakakaawa. Nakakaawa sapagkat ano ang ipakikita natin sa ating mga anak na mga revoltong yan ay baliwala? Samantalang yan ay itinatag ng Estado ng pamahalaan upang ipaalala sa darating na panahon sa mga anak natin, sa mga kabataan, na kapag ikay gumawa ng kabutihan sa iyong kapwa, ikay gumawa ng kabutihan sa iyong komunidad, sa iyong bansa, at sa pagmamahal mo, ikay gagantimpalaan kahit na pantay na ang paa mo sa darating pang panahon na bibigyan ka ng pagkilala. Ito'y paalala sa ating lahat. Pero nakalulungkot isipin, para bang binaliwala na lang, ito'y just parang naging simpleng bato, simpleng tanso. Pero pagkatatandaan natin, anumang tulin ng tinatakbo natin, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makararating sa kanyang paroroonan. Yan, hindi sinabi ni Isko, sinabi ng mga tatay natin, sinabi ng mga nanay natin, sinabi ng mga bayani natin, na nagbuwis,
ng buhay upang tamasahin natin ang araw na ito. Ang araw na ito na ating ikinalulugod na kalayaan, kasiyahan, malaya. Kaya hindi bagay na itong mga simpleng pwesto, lugar na babuyin at pakinabangan lang ng iilan. Pipilitin ko sa tulong nyo, kaawaan Diyos, muling ibalik sa tao ang dapat sa tao. Yan ay obligasyon natin lahat habang kasapi tayo ng puting bahay na yan dito sa ating lungsod. Hinihikayat ko pa yung lahat. Sana po, buong kababang loob bilang inyong pansamantalang ama sa mga darating panglinggo, buwan at taon. Samahan po ninyo ako. Samahan niyo kami ni Hangin Lacuna, ng konseho, ng inyong mga bisor, department heads, mga namumuno sa inyo. Magtulong-tulong tayo. Dahil sa atin lahat dito, tayong mga batang Maynila, walang magmamalasakit sa atin, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Magandang araw, pagkalain nawa kayo ng buong may kapat. Manila, God first. Diyan po nagwawakas ang ating palatuntong ngayong umaga sa magandang umaga. Maraming salamat po. Layo tayo para makita siya. Atras na mga photo ko. Atras na konti. Okay, 1, 2, 3, go! Asya ko yan, Diyos ko pa. Okay. First.